Hi guys! So ito yung part 2 ng piano left hand techniques natin or kung paano natin gagamitin yung bass notes ng piano or ng left hand para mas maganda pa yung pagtugtog natin. So as mentioned dun sa earlier video ko, kung tumutugtog kayo mas okay na may variation. So kung puro right hand lang yung gumagalaw sa inyo at nakasteady lang yung left hand nyo, may mga time na baka maging boring yung song. So, itong techniques na ito makakatulong para mas magpaganda pa natin yung song at the same time, mas maging interesting pa siya. Okay. So, simulan na natin. So, yung unang variation, ang gagamitin natin chord ay 2 chords lang. A7 or A dominant 7 at saka D. Or siguro to simplify, gamitin ko na lang na A, A, papuntang D. Okay? So, ganito yan. So, normally, or kung hindi nyo alam itong technique na ito, tutugtugin nyo siya, ganito. Yan. Pero kung dahil alam nyo itong technique na ito, may isip nyo dapat gagalaw yung left hand natin. So, magiging ganito. Napansin nyo ba? Itong right hand ko medyo naka-hold lang or medyo naka-relax lang sa string malam. So, yung kinuha natin or tinugtog natin notes sa A chord natin, yung root, yung second natin, at saka yung third. Or pwede rin. Sa inyo. Okay? So, try yan sa ibang chord. For example, G papuntang C. Or G suspended fourth. Yan. So, kung normal yung siyang gagawin, ganyan siya. Pero dahil i-apply natin yung technique, natin yung root, tapos yung second, sa yung third. Yan. Okay? Okay, so yan yung first variation natin. Tapos yung second variation natin, try natin gamitin yung same chords. So A, putang D. So ganito siya. Pansin nyo, galing tayo dito, bumaba. Try naman natin gumamit ng ibang chord, G, papuntang C. So, same din. So, depende yan kung gano'n nyo siya ibababa, basta as long as yung next beat nyo, sasakto siya dito. Yan. Okay? So, supportahan nyo na lang ng pedal para connected yung notes. Okay, yung third variation naman dito sa part 2 naman, ito naman ang gagamitin natin ay root, fifth, at saka yung third, pero pababa. So kung gagawin natin siya sa A dominant 7th, papuntang D, kasi kung naalala niyo yung mga previous lessons natin, normally, pagka dominant 7th ang chord, pupunta yan lagi sa 4th. Hindi naman lagi, pero normally papunta yan. Or usually, papunta yun sa 4th. Ang next chord niya ay papunta sa 4th. So, ang 4th niya ay ito. D. Yan. So, I suggest kung medyo
hindi nyo masyadong nagigets itong lesson na to, I suggest i-review nyo yung mga previous lessons. Okay? So, ito yung isa, or yung third variation natin. So, kung nakita nyo, yung left hand ko, yun na tinugtog niya. So, yung root note, tapos yung fifth, pero yung fifth ginawa natin sa mababa, tapos yung third ginawa natin sa mababa. Yan. Okay. So, try natin sa ibang chord. G, G dominant 7, o kaya G. Para masimple, ginawa natin G. Umutang C. Okay. So, paano ba? So, kapag tinutog ko itong G, tutugtugin natin yung fifth niya sa baba. So, ano ba yung fifth niya sa baba? Ito. Kung sa taas, ito yun. Pero dahil gagamitin natin bass note, ito siya. So, tutugtugin natin yung third niya sa baba. Kung sa taas, ito yung third. Pero dahil gagamitin natin for bass, ito. So, hanggang dito lang yung lesson na to, guys. So, please like and subscribe. And abangan nyo pa, baka kung may time ako, gagawa pa ako ng part 3, part 4, itong lesson na to tungkol sa left-hand bass techniques. Kasi marami pa akong pa pwedeng ituro. Thank you. Bye.